Good evening, guys. Welcome sa ano natin. First live natin dito sa Cosmic Memory Kid. Shoutout sa dalawang nanonood. So, ang gagawin natin tonight, wala lang akong magawa talaga. So, magdi-discuss lang ako konti about constellations, planets, and Milky Way visibility ngayong linggo. So, good evening, guys. Mga nanonood dyan, comment kayo dyan, paramdam kayo. Para alam ko kung sino kayo. Yan. So, kumbaga nag-check lang talaga ako ngayon. Kasi, ang plan ko is gawin na itong weekly kung sipagin ako. So, kaya nilagay ko Stargazing this week. And good evening sa inyo, guys. Ako si KD. Ako yung gumawa nitong Cosmic Memory Kid. Sensya na kung di ako nakapag-post masyado. So, kung may questions kayo, comment lang kayo dyan. Huwag kayo mahiya. About astronomy, about memory, sasagutin natin yan, no? So, basa ko ng comment. Oy, shoutout sa apat na nanonood. Oy, si MJ pala yung isa. Shoutout sa'yo, Jay. Testing lang nung ano, ng stream. Wala akong magawa eh. So yan, good evening. Yan. Sige. Itong pinapakita ko sa inyo ngayon ay Stellarium app. So pwede nyo ito i-download online. Libre lang to. Meron for desktop, meron din for PC. Okay, so para saan itong Stellarium? Para to malaman mo kung anong stars yung visible ngayong gabi, anong stars yung visible nung isang araw, bukas, sa isang taon, sa isang buwan, basically, sa loob ng maraming taon, kaya mong ma-simulate kung ano yung mga stars and planets visible sa isang location at sa specific time and date na yun. Okay? So, interesting tong app na to. No? So, yan. Explore natin, dahil unang live natin to, discuss natin kung ano ba tong Stellarium. So, yan. Kung nakikita nyo, nakaset yung location ko sa Manila kasi nandito ako sa Manila. So, yun yung nilagay kong location. So, yung nakikita nyo na to sa screen, yan, itong field of view ay 83 degrees. So, time check, 9:28 ngayon, di ba? So, 9:28 din ngayon. Ito yung mga stars na visible ngayong 9:28 sa Manila kung hindi lang sana maulap. At hindi lang light polluted dito, maraming mga building. Okay, so, ito yung night sky natin yun. So, yung S, yan yung mga letters dyan, yun lang yung direction kung saan ka nakatingin. So, ito, south, southeast, southwest. Tapos kung iikot tayo, east, northeast, north, northwest, west. Yan. So, tapos nabalik tayo sa south. Diba? So, unayin na natin, no? So, again, welcome sa mga nanonood, no? Good evening sa inyo lahat. First episode ng Stargazing this week. Ngayon ko lang naisip mag-live. Naisip ko lang. So, nag-set up ako ngayon bigla. Yan. Salamat sa panonood. So, simulan natin sa south. Kung titingin kayo sa south nyo, kung may compass kayo, diba? Gamitin nyo yung compass ng phone nyo. meron kong makikita doon na mga stars. Kung ba, apat na maliliwanag na stars, no? Kalimutan nyo muna itong dalawang to. So, yung pangalan ng mga stars na yun, yan, ay Gakrux, yan, Bekrux, or yung Mimosa, Imay, Akrux, tas ito yung Dekrux. So, kung mapapansin nyo, puro Krux. So, yung apat na stars na yan ay kabilang sa constellation na Southern Cross. Okay? So, kung mapapansin nyo, sa south siya nakalocate, di ba? Sa timog. So, mukha siyang cross. Ano oras ngayon? 9:30. So, tuwing May 7, 9:30, yan, nakatayo yung cross na yan. Okay? So, yan yung Southern Cross. Ilalagay ko yung label ng mga constellations. Yan, para, yan, Crooks or Southern Cross sa English. So, lagay ko yung lines. Yan, di ba? Kitang-kita yung cross. Okay? Kaya natin yung art? Huwag na. Okay. So, kung mapapansin nyo, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Santa Cruzan. Di ba? Kailan nagaganap yon? Tuwing May. Di ba? According sa, ano, ibang astronomers na kilala ko, kasama na doon si Sir Ed, di ko alam kung kilala nyo siya. Natutunan ko sa kanya, at hindi ko lang natutunan sa kanya, nangyayari talaga, yung Southern Cross, yung constellation na to, kapag May 1 na, 6 PM, magra-rise siya mula sa horizon. Okay, di ba? Mula dito sa southwestern horizon, magra-rise siya. So, mga 8 PM, 9:30 PM,
mataas na, nakatayo na siya na ganyan sa mga ganitong panahon. So, sabi, hindi ko alam kung yun talaga, no? Pwedeng yun ang dahilan kung bakit tuwing May ginaganap yung Santa Cruz, no? Kung hindi man totoo yun, interesting pa rin kasi nagkataon na may constellation, no, na mukhang Cruz na nagra-rise tuwing May. So, coincidence or do na-inspire? Hindi ko sure, no? So, assignment niyan yan kung yung ba talaga yung pinanggalingan nun. Okay? So, yan. Ayun yung isa sa mga constellations na makikita ngayon. Sige, gawin natin May 1. Ito yung date and time, May 1. Pakita ko sa inyo na kapag 6 p.m, mag-arise pa lang siya. Ayan, no? Diba? 6:30 p.m, paangat pa lang siya. So, kapag 8:30, 9:30, yan, nakaangat na siya. Tuwing early May. Okay? Siyempre, pag May, ano na, May 7, halimbawa, aaga na yung pag-rise niya. Ayan, no? Napapansin yun. Finorward ko yung date, ginawa ko May 8. Same time, 9:30, nagbabago yung pwesto niya. Ayan. Ganun yun. Ganun yung galaw ng mga stars and constellations sa night sky natin. Yung planets din, ganun, no? Umaaga at naglilate yung rising and setting nila. Okay, so punta tayo sa next. Shoutout sa 7 na nanonood. Hopefully, may matutunan kayo. Kung may questions kayo, go lang. Huwag kayo mahiya. So, ano pa ba mga constellations na visible? Set ko ulit yung time sa ngayon. Yan. So, ano oras na? 9:32 na. Okay. So, kung titingin naman kayo sa east, kung mapapansin nyo, paangat na yung 9:32 sa date na ito, paangat na yung constellation na Scorpius. Ito yung Scorpius, guys. Okay? So, lagay ko yung label para mas ma-imagine nyo. Ay, yung lines. Kita nyo yun? Diba? So, ito yung head ng Scorpion. Ito yung katawan niya. Hanggang sa hook. Okay? Ito yung hook ng Scorpius. Kung napanood nyo yung Moana, hindi ko alam kung napanood nyo yun. Ako napanood yun. Meron doon tinatawag na Maui's hook. Diba? So, dito, ito yung stars, group of stars na yun. Okay? Yung sting ng Scorpion. Okay? Ang nakita nila doon, hindi sting ng Scorpion, yung mga ancestors ni Moana, yung mga tao kila Moana. Ang nakita nila doon, yung hook ni Maui, kasi yun yung relevant sa culture nila. Okay? So, yung mga constellations naman, di ba nga, I think ngayon, alam nyo na yung mga iba't ibang bansa, may iba't iba silang na-imagine dito sa mga group of stars sa night sky. Okay? So, itong Scorpius, sa ancient Greeks yan. Okay? Sa ibang bansa, ang nakita dito, coconut tree. Okay? Iba-iba yan. So, yun nga, sa movie na Moana, hook itong part na to. Okay? So, yan. So, lagay ko yung art para mas ma-imagine nyo. Yan. So, yun ang Scorpius or yung Scorpion. Okay? Itong maliwanag na star na to, yan, may nakalagay yung name niya, Antares. So, yun yung brightest star ng Scorpius. Reddish siya kung hindi color defective yung vision nyo, kagaya ko. So, ako kasi color defective yung vision ko. So, hindi ko nakikita yung mga kulay ng stars. Pero kung kayo, hindi kayo kagaya ko, makikita nyo na reddish, no? Red-orangey yung kulay ng Antares. Okay, so, ano ibig sabihin nun? Isa sa mga una ko natutunan ng elementary sa stars. Kapag reddish yung kulay, mas malamig kumpara sa mga stars na bluish yung kulay. Okay? So, relatively cooler yung temperature ng Antares. Okay? Pero pag sinabi kong cooler, thousands of kelvins pa rin yun, no? Thousands of degrees Celsius. So, mainit pa rin kumpara sa day-to-day na familiar tayong temperature dito sa Earth. Di ba? 42 degrees Celsius nga lang, init na tayo, di ba? Sa heat index. Okay? So, yan yung Scorpius. Again, but Antares, ano yung planet na reddish din ng kulay? Di ba? So, bigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-isip. Anong planet yung color red? Yung tinatawag na red planet? Sige, comment nyo dyan. Yung 7 na nanonood. Okay. So, delayed yung comment. So, sasabihin ko na. Okay. So, ang planet na tinatawag na red planet ay Mars. Tama? So, si Ares ay ang counterpart ni Mars. Okay? So, Ant-Ares. So, parang anti-Ares, parang ganun. Okay? So, kasi, napagkakamalan daw minsan na planet Mars itong Antares. Or, kasi nga dahil kulay, pula rin yung Antares. Okay?
So, yun yun. Sen, ano lang, fun trivia. Okay? So, again, Scorpius, Antares, Hook ni Maui. Okay? So, kayo na bahala. Coconut tree sa iba. Sa taas niya, banda, sa taas niya banda, nandun yung Libra. So, mapapansin nyo, ito yung, itong dalawang to ay part ng Zodiac Constellations. Okay? Totoo yung mga Zodiac Constellations, although, hindi totoo yung mga prediction ng mga astrologer sa mga tungkol sa mga zodiac signs. No, hindi totoo yung mga yon. Hindi to yung inaccurate ng horoscope, walang basihan, no. Pero yung mga zodiac constellations, natatagpuan talaga sa night sky. Okay? So kung mapapansin niyo, parang magkadugtong yung Scorpius tsaka Libra, di ba? Another trivia, okay? Oy, shout out sa 14 na nanonood. Salamat guys, no. Biglaan ko lang naisip to. Buti may nanonood. Thank you guys. Sana masarap ang ulam nyo. Okay, so kung mapapansin nyo, magkadugtong si Libra at si Scorpius, yung dalawang constellation. Okay? In fact, pag in-extend natin yan, lahat ng zodiac constellations, nasa isang line lang na tinatawag, no? Yung line na yun, ang tawag doon ecliptic. Yun yung line or yung pwesto sa night sky kung saan nagmumukhang nagta-travel yung araw. Okay? So, yun yung tinatawag na ecliptic. Okay, so nakalimutan ko kung paano ipakita yung ecliptic dito sa stellarium. Baka next week, abisado ko na yung hotkeys. No? Pero, ayun, sunod-sunod yan. Virgo, Leo, kung mapapansin ngayon, no? Nakahilera sila, di ba? Leo, Cancer, tsaka yung iba pa, Gemini, okay, tsaka yung iba pang mga zodiac constellations. Sa ilalim, ayun, ayun yung mga zodiac constellations. Tinanggal ko lang yung ground, baka nagulat kayo. Yan, Gemini, Taurus, di ba? All the way across the night sky na makikita yung mga zodiac constellations yan. Pero, dun muna tayo sa mga visible lang sa night sky ngayon para smooth yung discussion natin. Although, nag-freestyle lang talaga ako. Okay, hopefully rinig niyo ako guys, no? So, yan. Break na tayo dun. Fun fact about Libra. Dati, wala talagang Libra constellation. Okay? Ininame natin yung dalawang stars ng Libra. Tanggalin ko muna yung art para hindi kayo maguluhan. Okay, tanggalin ko yung art. Ayan. So, doon lang tayo sa mga stars and kinonek lang natin yung dots. In fact, tatanggalin ko rin yung dots. Okay? So, yung dalawang maliwanag na star ng Libra ay ito. Diba? Kung mapapansin nyo, yung pangalan nila sobrang weird. Itong star ng Libra na ito, ang pangalan ay Zubene Shamali. Zubene Shamali. So, kayo bahala guys kung paano yung tatandaan nyo, no? Yung nasa kanan, kapag paangat pa lang, kasi di ba pag palubog niya, mag-iba na yung pwesto nila. Parang nakabaliktad na tong Scorpion. Pag paangat, itong Zubene Shamali, yan. Ito. Itong nasa kabila, nasa kanan, kapag rising pa lang, nasa east pa siya, southeast, Zubenel Genubi. Ngayon, ba't ko to in-emphasize, itong name ng stars nila. Yes, weird yan, no? Ang may meaning kasi yan, no? Yung Zubene Shamali, tsaka Zubenel Genubi. So, mapapansin nyo, parehong Zubene. Okay? So, yung ibig sabihin ng Zubene Shamali ay northern, hilaga, claw, northern claw. Ito namang Zubenel Genubi ay southern claw, timog, no? So, bakit gano'n yung name nila? Eh, Libra to. Ano ba yung Libra? Scale, di ba? Scale yan, tama? Lagay natin yung art. Ayan. Nakita nyo, scale siya, di ba? So, bakit northern claw at southern claw yung pangalan? Okay, ganito yan. Dati kasi, hundreds of years ago, okay, yung Libra ay part talaga ng constellation na Scorpius. So, extension siya nito. Nakikita nyo, di ba, ang laki ng Scorpius? Di ba, mula dito hanggang dyan. Pag tignan nyo yan sa night sky, sobrang laki yan, guys. Okay, ang lawak ng nasasakop na part ng Scorpius. Okay? Dati, yung Libra talaga ay part pa rin ng Scorpius. Kaya northern claw, tinutukoy doon, claw ng Scorpion, northern claw, kasi pag gumaliwa ka, papunta ka sa direction na north, ayan o, di ba? Ito naman, southern claw, kasi pag dito siya sa side na to, di ba? Papunta ka sa south. Okay? So, northern claw, Zubenel
Shamali, Zubin Shamali, Southern Claw, Zubin Junubi. So ang ginawa lang, sobrang laki kasi ng Scorpion nung constellation na to, ang laki ng area na nasasakop niya sa night sky. So hinati nila, ginawa nilang Libra itong portion na to ng night sky. Okay, so yun. Kaya ganoon yung binago niya yung constellation pero ang name niya hindi na nabago, no? So may remnant pa rin na part siya dati ng Scorpius. Northern Claw, Southern Claw. Sige nga guys, pronounce nyo nga. Zubin Shamali, Zubin Junubi. Kayo na bahala dyan, no? Parang Manu Ginobili. Kung di ako nagkakamali, Arabic din to. Maraming stars na ang name ay Arabic names kasi kung alam nyo sa history, yung mga magagaling talaga dito sa astronomy, mga observations, isa na doon yung mga ancient Greeks. So yung mga works ng ancient Greeks, kagaya lang ni Ptolemy, Claudius Ptolemy, I guess, sorry, yun yung pangalan niya. Yung mga works niya, kagaya ng isang libro niya na mathematical principles sa astronomy, ay tinranslate ng mga Arab astronomers ng mga around 600 AD, 700 AD onwards. So, ang ginawa nila, tinranslate nila pati yung names ng mga stars. So, maraming mga active na Arab astronomers nun. Kaya, as of now, no, hanggang ngayon, sobrang daming stars na Arabic yung names. Okay? So, ito yung isa sa pinakapaborito ng constellation, no, Scorpius. Kung mapapansin nyo, dahil nakaangat na si Scorpius, kahit saan ka tumingin sa night sky, meron kang constellation na sure na hindi mo na makikita. At yun yung counterpart ni Scorpius. Or, hindi pala counterpart, may constellation kasi, syempre, di ba, itong mga constellations na ito, may ikot, nakapalibot to sa Earth, di ba? So, dahil sa rotation natin, nag-iiba-iba, tsaka revolution, nag-iiba-iba yung constellations na makikita mo at certain times of the year. Okay, magalala, i-discuss natin yun on a future episode siguro. Okay. So, anong nangyari, syempre, kung nakapabilog to sa Earth, dito yung Earth, nakapabilog yung stars, yung mga constellations, merong, bawa nandito yung Scorpius, meron siyang directly opposite na constellation, no? So, ano yung directly opposite niya? Yun yung constellation na Orion. So, dahil umangat na si Scorpius, sure ako na si Orion ay lumubog na. In fact, pwede natin i-check. Nasa southeast siya, so tingin tayo sa bandang west. Okay. Sure ako na nasa ilalim na si Scorpius, si Orion. Banda, kalulubog niya lang kasi kaangat lang ni Scorpius. Pakita ko sa inyo. Tanggalin ko yung ground. Ayan si Orion, di ba? Palubog na siya sa, kalulubog niya lang sa west. Ito yung horizon natin. Below the horizon na siya. Bakit alam ko na dyan siya banda na? Kasi nga, yung constellation na halos directly opposite siya ay yung Scorpius. So, kaangat lang niya, ibig sabihin kalulubog lang ng constellation na Orion. So, kung mag-stargazing kayo ngayong gabi, ba't din nyo makita yung Tres Marias? Tataka kayo, kasi po, nakalubog na siya. Kapag May 7 ng 9:43, time check 9:43 na, nakalubog na yung Orion. Bakit? Kasi prominent yung Orion kapag winter skies. Although walang winter sa Pilipinas, may tinatawag na winter skies sa astronomy. Sa Northern Hemisphere, December yun. Diba? December 21 yung winter solstice. So, prominent siya kapag December, January, pag February, kitang-kita rin yan. Pag March, in fact, pag March, pag lubog ng araw, yung Orion directly nasa taas, nasa zenith. Pakita ko sa inyo. So, punta tayo sa, ano ba yung spring solstice? Oops. Click ko yung messenger ko. Kailan yung, spring solstice tuloy, spring equinox. May March 20-ish, diba? March 20-ish. So, gawin natin March 21. Ayan. Tingnan nyo, kapag lubog nung araw, around mga 6. Okay, gawin natin mga 6:30. Si Orion ay nasa tuktok ng sky. Kita nyo yan? Sa tuktok siya. Ito yung horizon, nasa tuktok yung Orion kapag March. So, pag May na, syempre, oops, gawin natin May 7, si Orion ay palubog na ng palubog. Kita nyo yun. Balik ko ah. May backwards tayo. Same time, 6:30, nagbabago yung position ng mga constellations. Diba? Since nakatingin tayo sa west, dyan lumulubog yung mga constellations. Papansin nyo, mula March 21, same time, 6:30, yung kada click ko, one day, and April na,
bumababa ng bumababa yung pwesto niya. Okay? Pansin nyo yun. So, May 12, ganyan na. 6:30 pa lang to, ha? Ayan. So, sa June, in fact, paglubog ng... Hindi mo na makikita yung Orion, halos buong gabi. Kasi paglubog ng araw, ito yung sun, no? Dito yung sun banda, di ba? Tanggal natin yung atmosphere. Ha? Ito yung sun, no? Okay? So, kasabay niya nalulubog yung Orion. So, June, sa time na yan, hindi mo makikita yung Orion for a few weeks. Tapos, after nun, makikita mo na siya sa early morning sky na. Okay? So, mahirap na makita yung Orion sa gabi sa ganitong panahon. Okay? So much for that. Balik ko na sa time ngayon. Hopefully, may natututunan kayo, guys. Shout out sa 12. Oy, 14 na nanonood. Wow. Thanks. Okay, so, wag na natin pag-usapan yung hindi na makikita. No? Doon tayo sa mga makikita pa natin ngayon. Okay? So, again, 9:46 na. Time check. Simula tayo sa Southern Cross. Balik ko yung ground. Okay? Ito pala, itong star na to. Kung gusto yung makita yung pinakamalapit na... na star sa atin, no? Unfortunately, yung pinakamalapit na star ay Proxima Centauri, no? Sobrang faint nun. Pero pag tinignan nyo yung Rigel Centaurus, para na rin yung tumitingin sa Proxima Centauri. Yung Proxima Centauri, yun yung 4.2 light years away from us lang. So, yun yung nearest star sa Sun, no? Sa solar system natin. So, yung Rigel Centaurus, no? Tuwing tinitingin kayo dyan, para na rin kayo nakatingin sa Proxima Centauri. Tingnan nyo, 4.3 light years away. So, syempre, isa rin ito sa nearest star sa atin, Rigel Centaurus. Nasa isang system lang sila, no? So, magkalapit talaga sila. Okay? Rigel Centaurus. So, dyan yung Proxima Centauri. So, Proxima Centauri, sa nearest star sa atin, may exoplanet doon, no? So, interestingly, may mga plan missions na magpapadala tayo ng mga spacecraft or hindi ko alam kung ano yung tamang term, space missions papunta dun sa planet na yun, no? Kasi ayun yung pinakamalapit, eh, no? Pero sa sobrang lawak ng space, kahit magpadala tayo dun ng sobrang liit na craft, na spacecraft, na space mission, abutin pa rin yun ng thousands of years, no? So unless makafigure out tayo ng more efficient and mas mabilis na way para makapag-travel across space, yung mga magpapadala nun sa halimbawa, next year, next decade, hindi na rin naabutan na makakarating talaga doon. Okay? Pero, long-term investment. Di ba? Astig lang yun. So, yan. Malapit sa Southern Cross. Okay? So, yan. Yung Rigel Centaurus, ito rin yung third brightest star sa night sky natin. Yung first ay yung Vega. Kita pa ba yung... Ay, first ay yung Sirius. Sorry. Ang brightest star sa night sky ay Sirius, hindi Vega. Okay? Yung Vega, kita pa. Kaya ayun ang nabanggit ko. Yung Sirius, unfortunately, pag 9:48, nakalubog na ito. So, kung mag-stargazing kayo ngayong May ng mas maaga, bawa mga, yan, 6:48, mga 7, kita pa, no? Although, medyo maliwanag pa niyan, nandiyan pa yung araw banda, kita pa yung Sirius. Yan ang brightest star sa night sky natin. Okay? Sirius. Yung top 2 brightest, kita pa rin pag mga 6:49. So, bukas, konti lang pagbabago niyan, kita pa rin, no? So, makikita nyo yung top 1 brightest star, makikita nyo rin yung top 2 brightest star, yung Canopus. Yung Canopus, bandang south yan, no? Yan, magkalapit lang sila ng Sirius. So, ito yung Canopus, hindi ko maklik. Yan, Canopus or Suhel. Yung constellation niya ay Carina. Ito yung Carina. Carina Dakil. Okay, lagay natin yung art, siguro. Yan, ito kasing... Isa tong maraming constellations to, no, hinati-hati. Pero, ano talaga yan? Anong tawag dito? Boat? Malaking boat? Pwede ko ba tawagin itong barko? Hindi ko alam. Okay, kayo na bahala. So, yan. Pero, so, Vela, ibig sabihin ng Vela, constellation ngayon yan, sail, Carina, yung keel, o yung part ng boat, ng barko na to, itong alam pronunciation nito, Papis, may inako sa pronunciation, eh, no? Sorry. Pixis, yan yung compass ba yan? Okay. So, Antlia, air pump. Pangatin nga natin. Oops, lumubog. Ayan. So, yan. So, inati-hati. So, yung Carina, dun kabilang yung Canopus. In fact, Alpha Carina, brightest star ng constellation na Carina,
Well, syempre top 2 brightest 'yan, yung top 1 Sirius, nasa Canis Major, 'di ba? So ayun. So yung ano yung top, dahil nag-aano na tayo ng mga top as tops brightest stars. No, sige. Ang top 4 ay Arcturus. Kita bang Arcturus? Sige. Ngayong 9, ano oras na guys? 9:50. Kita ba ang Arcturus? Hanapin natin siya. Hanapin natin. Well, punta muna tayo sa north, no? Kasi may palatandaan ako dyan. Sa ganitong oras, 9:51, ito na yung pwesto ng ano, night sky, ng mga stars sa night sky. Yung Big Dipper na tinatawag, yung asterism na Big Dipper, hindi po constellation yan, ha? Asterism, ay ito. Yung Big Dipper ay kabilang sa constellation na Ursa Major or Malaking Bear. Ursa means bear, major means great or malaki. So Malaking Bear, Ursa Major. May Ursa Minor din. Ito, okay? So yung Malaking Tabo ay part lang ng Ursa Major. Yung tawag sa Big Dipper ay asterism, asterism. Okay? So may Little Dipper din, ito, nasa Ursa Minor na constellation. So Ursa Minor na constellation, so doon yung star na palaging kita, na palaging nandiyan lang sa taas ng night sky kapag nandito ako sa Pilipinas, yun ang Polaris, di ba? Yung tinatawag na North Star kasi halos malapit siya sa true north. Okay? Although off ng mga 0.75 degree. Okay? So, yun ang maliit na tabo. Hopefully, na-imagine nyo. Tanggalin ko muna yung art. Mag-focus lang tayo dun sa asterism. Tanggalin ko yung lines ng constellation. Lagay ko yung asterism lang. Okay? Paano nga ba ilagay yung asterism? Kalimutan ko. S ba? Oop. Hindi. Tiga lang. Titignan natin sa hotkeys natin. Saan ko ba makikita yun? Configuration window. Try natin. Tools. Scripts. Nako. Saan ba yun? Hindi ko maalala kung paano palabasin yung asterism. Diba? Ayan. Pero, oh well. Baka next week matandaan ko na. So ito yung malaking tabo ang tinatawag, no. Ito. 1 2 3 4 5 6 7. Itong 7 stars na to. Okay? So yun yung asterism na Big Dipper. So kita rin siya ng ganitong oras sa ganitong this week, no? This week basically kasi konti lang naman ang ginagalaw nito kada araw. To give you a number, no. Halos tuwing isipin niyo lang kada araw na lumilipas 4 minutes earlier nag-rise yung most stars. Okay? Most stars. Lalo na yung mga malapit dito sa celestial equator na tinatawag. Okay? So yan. Ba't ko pinapakita to? Kasi meron akong palatandaan dyan. Connect natin yung lines. And ito yung Big Dipper. Itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Gawin mo lang dito sa handle ng Dipper, sa handle ng tabo, gumawa ka ng arc. Okay? So, pag finalo yung arc, parang mga arco sa Santa Cruz, no? So, gumawa ka ng arc dyan, medyo pilit eh, no? Pero, close enough. Pag gumawa ka ng imaginary arc dito sa handle, tatama ka sa star na Arcturus. Okay? So, arc to Arcturus. Okay? Parang yun yung mnemonic. Nabasa ko lang to somewhere, wag niyo ako i-bash, no? Hindi ako yung nag-invento niya, no? Pero useful pa rin. So, arc to Arcturus. Ayan. Shout out sa 50 na nanonood. Good evening sa inyo, guys. Ayan. So, ayan yung pang ilang brightest ba to? Fourth brightest star sa night sky natin, no? Yung top 1, yung Sirius sa Canis Major. Top 2 is Rigel Centaurus sa Centaurus. Top 3 is yung, ay, top 2 Canopus, sorry. Top 3 yung Rigel Centaurus. Top 4 itong Arcturus. Okay. Yung top 5 brightest star ay yung kita rin, no? Yung Arcturus pala is a constellation of Buwutis. Yung Buwutis, ang ibig sabihin nun, herdsman. Ayan siya. Herdsman. Okay. Medyo pilit, no? Pero, oh well, ganun naman yung mga ibang constellations. Hindi lahat mukha talagang kung ano yung tawag sa kanila. Kagaya ng Scorpion, Scorpius, diba? At least yun, mukha talagang Scorpion. Yung iba, hindi talaga ganun, no? Hindi talaga mukhang kung anong tawag sa kanila.
Okay. So, actually, pag dinerecho mo yung ano natin, yung mnemonic natin, yung arc to Arcturus, pag dinerecho mo yung arco, ito, arc to Arcturus, speed, ibig sabihin ng diretso ka lang daw, bilisan mo, speed to spica or spica. Kayo na bahala sa pronunciation, guys. Ayan. So, yung spica naman, yan naman yung star sa constellation na Virgo. So, kung natingin kayo sa spica, ayan yung Alpha Virgo, usually pag Alpha, brightest star ng isang ng constellation na yun. Pero hindi palagi, no? May case na hindi second brightest lang, ganun. Usually, brightest star. So, Alpha Virgo, yan, Alpha star ng Virgo. So, brightest star, yung spica or spica ng Virgo. In fact, yung nare-represent ng spica ay yung botox ng sa ibang ano no, sa ibang mythology or sa ibang star maps, yung nare-represent ng spica ay yung botox ng Virgo the Virgin. Pero dito, as you can see, hindi, no. Iniba nila. So, may iba-iba rin kasi yung ano, yung kung paano yung mo i-imagine yung constellations, no. Hindi sila pare-parehas. Okay? Yan. So, basta part siya ng constellation na Virgo. Okay? So, Spica. So, Spica, fun trivia, ay isang binary star, no? Pag sabing binary star, two stars revolving, two stars na umiikot sa isa't isa, no? So, syempre, hindi yung makikita yun sa night sky. Pero, you have to trust me, no? Na binary star yan. Okay? Yan, double star. Hindi lahat ng double star ay umiikot sa isa't isa, no? Meron tinatawag na visual double star. Yung mukha lang magkatabi sila, pero dahil lang talaga yun sa perspective natin, no? Pero may mga star talaga na magkalapit talaga, relatively, umiikot talaga sa isa't isa. Okay? Yan. So, medyo nakakarami na tayo, no? Ano pa yung mga constellations na visible ngayong linggo? Ngayong buwan, actually, mag-iiba lang, kailangan nyo lang i-note na iba yung rising and setting na nila. Kaya, bala ko gawin to weekly. Okay? Para na-update tayo sa pwesto nila. Mapapansin nyo, 9:57 na. Okay? May isa pang prominent din na pattern, no? Ang tawag dito ay Corvus, the Crow. Yung boundary ng night sky na to, ay yung constellation na Corvus, the Crow. Okay? Ito yung Corvus, the Crow. So, lagay ko yung art. Again, Corvus means crow. Okay, crow. Yung ibon. Ayan. Pero actually, mukha talaga siyang saranggola or diamond. No, mukha siyang saranggola. Okay. So, I like to imagine na saranggola yung Corvus. So, siguro hindi na makikita nyo pag dinignan nyo siya kasi Pinoy tayo, yung mga saranggola ang ginagawa natin, usually ganyan ang shape nung bata tayo, di ba? Kung nabutan nyo pa yun kung kaedad ko kayo or mas matanda kayo sa akin. Minsan iniisip ko rin yung spica, ito yung may hawak sa Corvus, no? Yung tao na nagpapalipad ng saranggola na Corvus, no? So, kayo bahala. Imagination yung ang limit. Okay? So, yan. Nakarami na tayo, no? Scorpius, Libra, Virgo. Kilala natin ng mga top brightest stars. Asan pala yung top 5 brightest, yung Vega? Okay? Oo nga pala, pwede nyo i-check kung tama yung mga sinasabi kong ranking, no? Pero magtiwala kayo sa akin. Pero pwede nyo i-double check. Malay nyo, may signs of aging na ako. Ayan, ito yung top 5 brightest stars sa night sky, yung Vega. Yung Vega ay tinatawag, ay nasa constellation na Lyra. Okay, isa siyang pulsating variable star. So, medyo nagbabago-bago yung liwanag niya, ever so slightly. Okay, so yan, part siya ng constellation na Lyra. Ano yung Lyra? Yung Lyra ay yung liar. Okay, guys, comment nga kayo dyan, paramdam kayo. Hindi ako sanay nung... Well, medyo naninibago kasi sanay ako na face-to-face yung setting para nagtuturo ng mga ganito, ng mga stars. Sa night sky talaga tinuturo. So ngayon, hindi ako sanay masyado na mag-isa lang ako nagsasalita. Wala akong nakikita ang mga tao. Ganyan. Ooh, may constellation, may meteor pa na lumalabas dito sa simulation natin. Panis. Okay, meron din constellation na Hercules. Yan, alam nyo naman siguro si Hercules sa mythology. Di ba? Art. Yan. Mention R pala yung art, yung shortcut key. Yan. And si Hercules. Mukha siyang, hindi naman mukhang Hercules talaga. Pero, oh well, yun yung nakita ng mga ancestors natin. May Corona Borealis. Oops. Corona Borealis. Corona means crown. Borealis means northern. So, northern crown. Translate natin.
Okay? So, nasan siya banda? Nasa north. North banda, di ba? Kaya nga Northern Crown yung tawag. Parang aurora lang, di ba? Aurora Borealis. Yung Aurora Borealis, yung makikita sa northern part ng mundo, sa North Pole banda, sa Arctic region, di ba? Yung Aurora Australis, yun yung Southern Lights. So, Australia, land down under, di ba? So, ito, Corona Borealis, yung crown na nasa bandang north. Yan. So, nasa bandang north ka, pag nakita mo yan, pwede mong gamitin sa navigation, di ba? Pag naligaw ka. Ano pa? Meron ding Draco. Kita rin ang Draco ngayon, no? Ngayong alas 10 ng May 7. At sa mga susunod na araw, kita mo yung Draco na constellation. Mahaba siya. Connect the dots talaga, no? Draco the Dragon. Okay? Yung Draco Malfoy ni J.K. Rowling dito inspired yun sa constellation na to. In fact, Scorpius din, di ba? Scorpius. Nasa Harry Potter din, di ba? In fact, Sirius din. Sirius Black, nasa Harry Potter din. So, marami, no? I guess, pwede tayong gumawa ng episode about dun, no? Mga astronomy references sa Harry Potter, no? Isa-isahin natin. So, ngayon, ano lang tayo, basically, nagre-reveal lang tayo kung anong mga stars, yung pwede nyo expect kung mag-stargazing kayo, May ngayon, although naka-quarantine pa rin tayo, baka yung iba sa inyo nasa probinsya, or nasa relatively darker part ng Metro Manila, so swerte kayo, makapag-stargazing kayo, di ba? Bawa, taga Rizal kayo, NCR plus bubble, di ba? Pwede kayo mag-stargazing doon, sa Cavite, dito sa Manila, medyo yung maliliwanag lang talaga makikita ko. Yan, ano pa ang kitang stars? Well, medyo nakarami na tayo. Plan ko pala gawin to ng 1 hour muna, kasi first episode lang naman natin, no? O nga pala guys, baka may questions kayo. Kumusta kayo dyan? Paramdam kayo dyan sa comment section. Maraming salamat sa lahat yung nag-share. Oops, meron pala mga nag-comment. Di ko nababasa kanina, sorry. So, balikan ko. Okay. So, si Ma'am Ruth ay nag-comment. Sabi niya, I'm a homeschooling mommy. And this is great. Salamat for sharing your passion. Ay, thank you, Ma'am Ruth. Medyo kinilig naman ako dun. Salamat, salamat po. Hopefully, ma-share mo to sa mga anak mo, ma'am, no? Download mo yung app, Stellarium. Stellarium. Type ko dito. Stellarium. Ayan. Good evening, lovely Jane. Salamat sa panonood, no? Si Jomar. Angas ng content niya. Oy, thanks, thanks. Matagal na ako nag-aantay ng gintong video. Salamat, salamat. Gawin natin tong weekly, no? Si Jolina, nanonood din. Hello. Shout. Good evening din kay Jen C. Oy, si Justin, nanonood. Thank you daw, Sir KD. You're welcome. Salamat sa panonood, guys. Salamat sa panonood. Yan. Hindi ko alam ba't di nag-update yung comment section kanina. So, hopefully, nandiyan pa kayo, no? At nabasa nyo yung pagbasa ko ng comment ko. Baka sabihin nyo, hindi ko kayo pinapansin, eh. Yan. So, may gusto ba kayong makita, guys? I guess, yung planets. Okay, yung planets. Sige. Mamaya na ulit yung mga constellations, no? Sabi lang kayo kung may gusto pa kayo makita. Pero, kung nagtataka kayo, nasaan yung mga visible planets? Yung dalawa sa pinakamagandang tignan na planets sa telescope, kung may telescope kayo dyan, or kahit sa naked eye lang, no? Maganda pa rin nakikita yung mga planets, yung Jupiter and Saturn, ay mag-rise after midnight. So, kung napapansin nyo, hindi siya kita ngayong sa tuwing early evening, midnight pa kasi siya mag-rise. Tignan nyo, ha? Pag-angat ng Scorpius, ginawa kong 12 midnight, guys. 10 p.m. na, di ba? Fast forward natin ng 2 hours. Umangat na yung mga stars sa eastern horizon, no? Kasi dito banda umangat yung mga stars. Sa east, parang araw, di ba? Sa eastern horizon umangat. Yung mga stars and planets, ganun din. Okay? So, 1 a.m. Actually, focus tayo dito. Sa kasunod ng Scorpius, nandun yung Sagittarius. Okay? Yung Sagittarius, ayan na, mga 12, medyo mataas-taas na siya sa eastern horizon. Earlier than that, umaangat na. So, ito yung region ng Milky Way na palaging pinipicturan. So, sabi ko, i-discuss ko rin yung visibility ng Milky Way. O, ito na yun. So, kapag may, sa panahon na to, 11-ish, umaangat na yung Milky Way region malapit sa galactic center na tinatawag. Yung galactic center ay malapit dito sa border ng Sagittarius at ng Scorpius. Okay? So, dito banda yung galactic center. Pag dumidating kayo sa constellation ng Sagittarius,
tumitingin kayo sa pinakagitna ng Milky Way galaxy natin, di ba? So, baka kasi may mamiloso po. Nasa Milky Way tayo, di ba? Ba't tinuturo mo yung Milky Way? Eh, nasa Milky Way nga tayo. Yung tinutukoy ko po, yung galactic center, yung region ng Milky Way na nakatingin ka sa gitna ng galaxy natin. Okay, dito banda yon. So, ito yung sikat na sikat, yung region na to malapit sa Scorpio, Sagittarius, Aquila. Kasi, yun yung sobrang ganda sa pictures. Kasi nga, pag kung alam mo kung sa banda yan, pag kinuha na mo yan ng long exposure, di ba, high ISO, makikita mo yung region, yung ano na to, yung area na to, no? At pag sa camera, sobrang ganda ng kulay niyan, no? In fact, pag tinanggal mo yung atmosphere natin, ganyan yung itsura niyan, no? Yan. Pero syempre, pag naked eye mo lang gagamitin mo, ang makikita mo lang ay para lang siyang ulap, parang ulap na white, white na white na ulap, whitish na ulap, na di white na white, whitish na ulap, na parang sobrang bagal ng galaw. Kasi nga yung galaw niya, parang sa galaw lang din ng mga stars. Ganyan. Dahan-dahan every minute. Okay? So, yan yun. Kung check nyo yung mga photo namin sa past, kung hindi nyo alam, guys, part din ako ng Philippine Astronomical Society. So, isa rin ako sa mga officers nun. At, madalas kami nag-stargazing camp. Marami kayong picture with the Milky Way, no? Pati yung mga participants. So, pwede yung check yung page ng past. Hanapin yung mga photos doon. Marami kayo makikita ng Milky Way shots. Okay? Kasi astig. Dami ko palang di nabasang comment. Good evening kay... Hindi kasi nag-update sa phone ko. Weird. Good evening kay Ive. Since grade school, sobrang fan na ako sa stars and constellations. Sabi niya. Oy! Nice, nice, nice. So ako actually... Nung bata ako, well, medyo mahilig ako sa stars, pero konti lang alam ko. Pero naging gustong-gusto ko talaga yung astronomy nung college na ako. So, ikaw, swerte, since grade school, mahilig ka na talaga sobra, no? Good evening kay Jesse James, yung madalas naging moon viewing sa Astrophotography Philippines. Sabi ni Andrea, sana all maraming nakikita ang stars. Oy, thank you, Andrea. By the way, nandito na pala yung shirt mo. Medium, pa shirt. So, PM mo yung PM mo ako, no, sa pass or sa dito sa page na to, padala ko sa iyo yung ano, yung t-shirt, ship natin. Okay, sabi ni Joanne Richard, nakunan daw niya yung Milky Way kanina around 1:30 AM. I used Sagittarius as my guide. Nice. Share mo naman yung ano, shot mo ng Milky Way, send mo dito sa page or siguro Google Drive link, baka para may ma-upload naman ako dito. Sabi ni Jen C, hi po Sir KD, kamiss din po yung live sa past with Sir Ed and Sir MJ. Stay safe po sa inyo. Ay, thanks. Oo nga, kamiss nga. Next week, baka mag-live kami ulit. Or sa Lunar Eclipse, mag-live kami nila Sir Ed. Hindi pala mag-live. Magpapa-event kami ni Sir Ed, tapos may live din kami sa Facebook page ng past. Abangan nyo yan, guys. Okay. Shoutout sa 18 na nanonood. Wow, dumami tayo, guys. Kanina parang dalawa lang yung kasama ko eh. Thank you. So, punta tayo dun sa mga planets na visible. Okay? Again, di pa sila kita ng 11. So, forward natin, aangat na yung Milky Way region na to. Yung region ng Milky Way na to, malapit sa Sagittarius. Malapit sa Galactic Center, kung saan nandun yung supermassive black hole. Siyempre, di natin makikita yun. Black hole yun. Ano? Pero alam natin na nandyan yun sa bandang area na yan. Okay? Although thousands of light years away, syempre. So, ito yung Sagittarius. Pag nilagay ko yung art, siya talaga yung ano, yan. Yung archer siya, no? Pero kalahating kabayo ba to? Kalahating tao. Okay? Pero yung maliwanag talaga sa kanya, yung noticeable na pattern, hindi talaga yung Sagittarius. Yung buong Sagittarius. Kundi yung asterism. Again, yung asterism, group of stars na nagpo-form din ng pattern, pero hindi specifically nasa isang constellation lang, pwede nagko-cross ng different constellations. Okay? Pero ito, yung asterism na ito, nasa Sagittarius lang. Yung tinatawag na teapot, or takore, or kettle, tama ba? Teapot, asterism, di ba? So, imagine natin, ito yung ano, dito yung tubig, ito yung katawan ng takore, ito yung ano niya, yung takip, okay? Dito lumalabas yung tubig. Okay, 'di ba? Nung t
tipat to, guys. Diyan lumalabas yung tubig. Tapos ito yung handle niya. Ayan. Ito yung handle. So yun yung tipat asterism na tinatawag. Nasa constellation na Sagittarius. Ayan, no? Diba? Ayan. So magkasunod lang sila ng Scorpius and Sagittarius, aangat. Okay? Magkasunod lang silang aangat nun. So, madali lang tandaan. Okay? Ayan. So, merong ano, nagsasabi na yung arrow daw, although hindi masyadong obvious dito, yung arrow ay nakatutok kay Scorpius. So, parang papatay ni Sagittarius si Scorpius. Okay? So, yan. Para lang yun, way lang to yung mga gantong kwento para matandaan nyo kung ano yung mga constellations na nakikita malapit sa Scorpius, malapit. Bawa, kinuwento ko na dati part yung Scorpius ng yung Libra part ng Scorpius, so alam nyo na magkalapit sila. Di ba? May questions? Visible po ba sa atin yung eclipse? Sabi ni Ive. Yes, visible sa atin, no? Sa May 26, 2021, alas 4 ng hapon, mag-i-start na yung eclipse. So, hindi pa kita yung moon nun kasi around 6 p.m.-ish pa mag-rise yung moon. So, pag angat ng moon, nagsimula na eclipse. Okay? Nagsimula na eclipse nun. Yung maximum na eclipse, yung magpupula talaga siya ay around 7:10 p.m. sa area natin dito sa Metro Manila. No? Mag-iiba lang ng konti kung medyo malayo ka. Konting-konting minuto lang. Okay? Tapos, hanggang 9 p.m. yung hanggang 9 p.m. ish eclipse. Okay, so sa May 26, 2021, manalangin tayo na clear skies at huwag kayong matutulog ng maaga noon kasi nga huwag kayong mag-Netflix marathon noon sa loob ng bahay nyo, sa kwarto nyo. Kailangan nakatingin kayo sa labas, tingin kayo sa eastern horizon, hanapin nyo yung moon. Makikita nyo unti-unti magdidilim siya, magkakaroon ng black na part hanggang sa magpula, tapos unti-unti magliliwanag ulit. Okay, so astig 'yon. Huling eclipse na naging visible sa Pilipinas, total lunar eclipse, ay nung July 2018. Okay? Kaso, maulap nun sa Metro Manila, sa Baguio, nakita saglit, pero umulan din. Yung visible talaga, yung kitang-kita nakita talaga ng marami, yung January 31, 2018, yung total lunar eclipse na sumabay sa supermoon or perigee syzygy. So, super blue blood moon yung tawag. Pero nagpula yung moon. Kasi nga, total lunar eclipse. So, yung next ay sa next year pa. So, huwag natin papalagbasin yung sa May 26, 2021. Okay? So, astig yun, guys. Magla-live ang pass. So, like nyo yung page yung pass kung hindi pa kayo nakalike doon. May question si Alexander Monte. Sabi niya, nag-BS astronomy po ba kayo? No, hindi ako nag-BS astronomy. Science education talaga inaral ko, no? Sige, para lang medyo kilala nyo ako, no? Sino ba yung nagsasalita? Ako si KD, guys. Salamat sa panonood. Salamat sa pag-like ng page. Isa akong science educator talaga. Graduate ako ng Philippine Normal University. So, nagtuturo ako ng science courses, physical sciences, physics, chemistry, biology, earth science. Pero ang pinaka-paborito ko ay astronomy, no? So, isa, member din ako nung PAS, Philippine Astronomical Society. So currently, ako yung president ngayon nun. Dati akong education committee head din ng Philippine Astronomical Society. So nagtuturo ako talaga ng astronomy. Yung ginagawa ko for the past few years ng buhay ko ay nagtuturo ng astronomy sa iba't ibang schools, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Usually, stargazing, nag-stargazing din kami sa iba't ibang lugar. Lahat ng ginagawa namin stargazing lectures, stargazing experiences, meteor shower observations ay libre lang. No? Hindi kami binabayaran ng organization. Kung bibayad man yung event, napupunta lang yun sa organization pang bili ng mga equipment, ganun. So yun, yun ang ginagawa ko, guys. So basically, astronomy education talaga yung passion ko. At kaya maraming salamat dahil may nakikinig sa akin habang nagtuturo ko about astronomy. So gusto ko talaga nagtuturo ng anything related to science or lalong-lalo na ng astronomy. So, hindi ako nag-BS astronomy, no, pero nagma-masters ako ngayon ng physics. So, hopefully, pag natapos ko na yung masters ko, makapag-masters ulit ako sa ibang bansa ng astronomy, no? And hopefully, sa future, makapag-PhD ako ng astrophysics. So, that's the plan.
Alexander. Ayan. So, samahan mo ako sa plan ko na yan. So, sabi ni Ellie, nice. Ano daw yung gamit kong application for viewing the constellations? Stellarium app, ma'am. So, pwede ko pala i-link actually. Dito ko di-download. Meron sa mobile. So, punta lang sa Play Store. Pero kung desktop, punta lang sa website na to. Okay. Stellarium.org. Yan. Click nyo lang yan. Free download to, guys. Free download. Okay. I remember that blue blood moon, sabi ni Alexander. Yes, oh, buti naalala mo kasi sobrang dami talaga noon. Nakakayaman, oh, pero yun yung unang lumabas ako sa national TV. Saglit na saglit lang, no? In-interview ako ni Susan. Sino nga ba yun? Susan, ang pilido noon? Susan Enriquez ba yun, yung reporter sa GMA7. So nasa Rizal Park kasi kami doon, nag-setup kami, no? Kasama ko yung mga estudyante ko noon sa Philippine College of Criminology. Shoutout sa inyo, Dom, and kila Jolina, and other students and teachers na kasama ko noon. Nag-set up kami ng telescope doon. Libo-libo. Kasama namin yung mga staff ng planetarium. Libo-libo yung ano, sumilip sa telescopes yung nakapila doon sa station namin. No? So, sobrang nakakatuwa. Namigay kami ng stickers, nagpasilip kami sa telescope, pinapicture namin yung lunar eclipse. Yon, Susan Enriquez. Thank you. So, isa yun sa pinaka-unforgettable experience ko sa sa astronomy outreach, no? Nasa Rizal Park kami noon, pero yung mga ibang ka-org ko sa PAS ay nasa iba't ibang lugar. For example, merong nasa Taguig, may nasa Antipolo, may nasa Cavite, iba-ibang lugar, no? So, multiple locations. Astig. So, sa May 26, sana makapag-lunar eclipse viewing kami ulit, although hindi man pwede yung face-to-face, online man lang magawa namin, no? Abangan nyo yan, guys. Gawa kami event page soon. Okay. So, forward na ako, no? So, 12, di pa rin kita yung, ano, planets. Pero pag tinuloy pa natin, unti-unti, yan, 12:30, yan, kita na si Saturn. Doon mababa pa, so, no, kung may mga obstruction sa lugar nyo, paangatin pa natin ng konti. Ayan. Mga 1:30, mataas-taas na. At 1:30, kita na both Saturn and Jupiter. Yan yung Saturn, yan yung Jupiter. No? So, kung matatandaan nyo, nung December 21, nag-live yung PAS, the Great Conjunction of Jupiter and Saturn, magkadikit sila, di ba? Sa night sky, apparently, mukha silang magkadikit. Pero ngayon, naglayo na ulit sila sa night sky. Obviously, magkalayo talaga yon kahit nung December 21. No? Sa perspective lang natin sila magkalapit. Okay? Pero, millions of kilometers away pa rin sila nung December 21. Pero ngayon, magalayo na sila. Yan yung pwesto nila ngayon. So, mga 1:30, kita na siya. So, kung gusto mo makita yung Saturn and Jupiter, namimiss mo na. With your naked eye, pwede mo silang titigan. Pag medyo mataas yung pwesto na sa night sky, di sila magtutwinkle. Pag medyo mababa, may chance na magtwinkle dahil makapal yung part ng atmosphere dyan. Okay? Makapal na part ng atmosphere yung dadaanan ng ilaw bago dumating sa mata mo. Okay? So, pag ano may kita mo sa telescope, mukha lang siyang star, pero pag zoom in mo, gumamit ka ng telescope, makukolekta na yung telescope yung ilaw, mamamagnify ng konti, yan, malalaman mong Saturn talaga yun. Okay, ayun yung moons niya, pinakamalaki yung Titan. Last weekend, nakita ko yung Saturn sa telescope, no? Ginamit ko yung telescope nung PAS. So, nakita ko rin yung Titan nun, mukha lang, yung moons na to, mukhang star lang na maliit pag nasa telescope. Pero itong ring yung Saturn, makikita mo talaga yan. Okay? Yung Jupiter naman, tingnan natin. Kala mo star lang, pero pag zoom in natin, focus natin sa Jupiter. Planet Jupiter talaga yan. Pwede mong makita yung great red spot niya kung nasa harap nung time na ino-observe mo siya. Siyempre, nag-rotate din yung Jupiter. Di ba? Tapos itong mga moons, kita rin yung Galilean moons na tinatawag. Yung Io, Europa, Ganymede, Callisto. Minsan, hindi kita yung iba kasi nga, minsan nasa likod sila. Okay? So minsan apat, makikita mo nakahilera sila diyan sa Jupiter. Yan. Ngayon, Europa, Callisto, Ganymede. Mapapansin niyo gumagalaw yung Io. Yan. Gumagalaw kasi nagro-rotate yung Earth, 'di ba? At gumagalaw din yung planets. Pero yung most ng movements yan, sa rotation niya ng Earth. Okay? But nag-rise and set yung stars dahil sa rotation ng Earth. Di ba? Yun lang naman yan.
umiikot yung Earth, so nagmumukhang gumagalaw yung stars. Sa perspective natin, kasi kasama tayong umiikot ng Earth. Passengers tayo. Ayan. So, yan yung planets. Yung Mars, well, yung Mars ay lumubog na, kanina pa. Okay. Yung Venus, baka natin, 2:30, yan na, umangat. Mamaya mga 3:35, angat na yung Moon. So, obviously, waning gibbous yung phase ng Moon ngayon. Okay? Kapag late evening umaangat na yung Moon, or waning gibbous phase na yun, no? Kasi after full Moon, kada araw, palit ng palit yung rising ng Moon. So, pag waning gibbous na yan, mga 3:30 na umaangat yan, nung nakaraan, malapit siya sa Jupiter and Saturn. Okay. Oof. Kita na yung araw. 5:30. Kita na yung liwanag ng araw. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, umangat yung araw, mga 6-ish, yung Venus nasa baba ng araw, dahil unang aangat yung araw, hindi nyo pwedeng makita yung planet Venus sa mga panahon ngayon. Antay pa tayo ng mga few weeks para bago makita ulit yung planet Venus. Okay? So, yun. Yun yung sa planets. Yung iba naman kasi hindi visible sa naked eye. Kaya hindi ko na i-discuss. Okay? So, balik yung atmosphere. Ayan. Formal hot. Kasama ko ngayon si formal hot. Ayan. Visible yung formal hot na star. Mga yan, 4:30-ish. Mataas siya sa... Ayan. Mga 2:37 na angat na yung star na to. Ito yung star na formal hot. Ang tawag sa formal hot, tawag sa star na to ay the solitary one. Bakit? Kasi sa part, sa area ng night sky na to, no? Dito sa bandang south, sa batch niya, no? Yung mga kalapit niya, siya yung ano, isa sa pinakamaliwanag na star, no? Tapos konti lang yung maliliwanag na star sa area na to. Kaya, parang nag-iisa lang siyang maliwanag na star. Parang ganun. Kaya, the solitary one. So, search niyan. Formal hot. The solitary one. So, maliwanag din siya, oh. Magnitude 1. Okay. So, constellation niya, Pisces Ostrinus. So, southern fishes. Southern fish. Ayan. Okay. So, yan. Saturn and Jupiter. Yung Saturn nasa Capricornus ngayon, Jupiter nasa Aquarius. Okay? So, kung papansin nyo, di ba? Zodiac constellations, magkakahilera talaga sila. Ano yung hindi sinama ng mga astrologer? Ito, sa gitna ng Sagittarius at Scorpius, nandun yung Ophiuchus. Or yung serpent bearer. Ayun, may hawak na serpent. Tao na may hawak na serpent. Yun yung Ophiuchus. So, may constellation din ng serpent, di ba? Ophiuchus. Serpent bearer. Tinanggal nila yan. Hindi nila sinama dun sa zodiac signs nila. Pero 13 talaga ang zodiac constellations. Okay? Ayun. Basa ulit ako ng comments. Sabi ni Alexander, same tayo sir, astrophysics. I'm currently now in BS Astronomy po sa RTU. Oy, good luck sa iyong pag-aaral dyan sa RTU, no? Ang galingan mo. Balita mo kung kumusta na yung pag-aaral mo dyan. Balita mo. I see na friend mo si Syra, no? Nice. Classmates ba kayo? Formal Hot, yan si M. Ang nickname niya ay Formal Hot. IGN niya, Formal Hot. Favorite star niya. Si Alexander, yes po, kasi sa Chinese tradition, malas daw po yung snake. Oh, yes. Tapos sa iba naman, malas din yung 13 na number, di ba? In fact, dito sa building, walang 13th floor. May 13th floor, pero walang number 13 dun sa elevator, no? Hindi nila tinawag na 13th floor. Oh, yes, Sarah. Parang mutual friend natin siya. Okay. So, naka 1 hour na tayo guys, so I guess end ko na muna dyan para may mag-discuss pa tayo next week siguro, no? Hopefully may natutunan kayo, maraming salamat sa 18 kanina maximum na nakikinig sa atin. Thank you sa inyo guys. At kung may natutunan kayo dito, hopefully share nyo yung page, share nyo yung video, sabi nyo like nila yung page para dumami tayo dito guys. Thank you guys. At well, ano lang, future plans,
well, dapat matagal na, pero ang plan ko ay gumawa ng mga maraming videos about astronomy and science in general. Bukod dito sa mga stargazing, gagawa rin ako ng mga astronomy contents talaga. Parang ano, basics ng astronomy, ganun, astronomy 101. Gagawa tayo yan, abangan nyo yan guys. Plan ko rin gumawa ng mga, hindi ko alam kung alam nyo yung learn English with something, ganyan. So plan akong gumawa ng learn astronomy with blank series. So ang bala ko doon is, halimbawa, kukuha ko ng movies, artist, or whatever, art, whatever, no? Kahit anong bagay. Tapos, i-relate ko sa astronomy, no? So, didiscuss natin yung astronomy references nila, ganun. So, para mag-aral tayo ng astronomy, tapos medyo may pop culture din, no? So, isa yan sa plans ko rin. May mga nakalatag na akong idea, kailangan ko na lang si Pagi na gawin yung video na yun. Siguro live na lang din para mas spontaneous, no? Mas madali. Pag sa video na scripted, sobrang ano eh, kailangan maingat ka sa lahat ng sasabihin mo. So medyo matrabaho gawin. Hindi ka gaya ng live, anything goes, di ba? So pwede pa ako makipag-usap. Yan. So, ayan yun. So, isa sa mga naisip ko, learn astronomy with, ilan sa mga naisip ko, learn astronomy with Taylor Swift, with friends, kasi may mga friends episode na nag-stargazing sila. Yung mga sitcom, sige, yung mga episode ng mga sitcom na may astronomy reference. Maraming, marami actually. Sa mga anime, mga astronomy sa anime, tignan natin, halimbawa sa fairy tale, maraming astronomy reference doon kasi may mga constellations doon and mga name ng mga stars, di ba? Ano pa ba? Ang dami guys. So, sa sobrang dami, di ko alam yung sasabihin ko, no? Sa mga kanta, di ba? Kanta ni Reese Lansang, may mga astronomy reference. Jason Mraz. So, abangan yan, guys. Well, yun. One hour na tayo. Salamat ulit sa pakikinig, guys. Basa na lang ng comments, tapos babay, paalam na ako. Dahil magdi-dinner pa tayong lahat. Scroll down. Yan. Sabi ni Ive, tama ba yung pronunciation ko? Thank you, Sir KD. It's my pleasure. I have salamat sa pakikinig. Sa'yo rin, Aldian. And Jen C. Sabi ni Andrea, thanks, Sir KD. Sana masarap lagi ulam niya. Actually, hindi ko pa alam kung ano ulam ko. Mga order ata kami. Pero sana masarap din ang ulam yung lahat. Ayan, may magluluto daw. Sabi ni Alexander, your name. Oh, pwede rin yan. Sa Kimi Nanawa. Nice, nice. So yan, suggest pala kayo guys na pwede ko i-discuss sa mga susunod na live natin, no? Hopefully next time mag ano na ako, magpasabi na ako, hindi yung biglaan lang, no, para masimulan nyo. Pero yan, salamat sa pakikinig, salamat sa mga nag-share yan. Nakita ko dito yan, sila Vince, shinare nila, sila M, sila Abdel. Thank you guys. Hopefully may matutunan kayo. Sabi na doon, Sabi na i-relate mo si Taylor Swift, eh. Excited. Siyempre, relate natin yung kay Taylor. Actually, bumili ako ng ano, ng album. Bumili ako ng album ni Taylor, yung Fearless, Taylor's version. Sen, siyempre, gagawa tayo ng content tungkol doon. Debunking Flat Earthers, sabi ni Alexander. Pwede. Sige. Gawin natin na episode yan, no? See you ulit sa next live mo, Sir KD. Tama pa pronunciation. Nakalimutan ko na kung paano ko Ive, tama ba? So, sana tama yung pag-aalala ko. Ayan. See you sa next live, guys. No, thank you sa pakikinig. Request kayo nung ano, guys. Pwede natin i-discuss. Request kayo. Next time pala, bukod sa mga artist, music, arts, baka ang gawin ko rin, sa games, no? Astronomy in games. Kasi actually maraming games, maraming mga sandbox na ano eh, astronomy related. So pwede natin 'yon magamit, no? So gawin natin 'yon susunod. Thank you guys. Sana makapunta ako sa isang event niyo tapos makausap kayo personally. Sobrang sarap makipag-usap ng kaparehas mong mahilig sa astronomy. Oy, oo nga, sana nga makita ka namin sa events, no? Like mo yung page ng PAS kung hindi ka pa naka-like doon.
Kasi kapag may stargazing camp yung pass or kahit mga monthly lectures lang, ginagawa namin pag overnight, basta pag overnight yan, buong gabi talaga, nag-lecture lang kami, nag-ipag-usap sa mga tao about astronomy and anything related to science. Up to sawa yun, no? Pwede kayong magtanong kahit ano. Pwede kayong mag-share ng kahit ano rin. So, yun. Hopefully, makasama nga kayo sa mga event namin. Sa PAS, ito, sa Cosmic Memory Kid ako nag-live ngayon, no? Yun. See you soon, guys. Thank you, no? Sa pakikinig. Hindi ko alam kung paano ko i-end, no? So, ang gagawin ko lang, mag-live lang ako hanggang ma-board na kayo at umalis kayong lahat. De joke. Swifty ka. Yes, so. Meron akong mousepad, halimbawa, ni Taylor. Ito. In fact, gamit ko ngayon. Hindi ko alam kung kita nyo. So, yan. Mousepad ko ngayon. Kita nyo ba? Hindi updated. Wala pa yung folklore and evermore. Yung album, well, nasa damitan eh. So, tiyatama daw ang kunin. Next time na lang sa Astronomy and Taylor's Learn Astronomy with Taylor Swift. No, gawa tayong episode about dun. Sinasabi ko sa inyo guys para ma-pressure akong gawin. Kasi pag ako lang yan, baka hindi ko na magawa yan, mabaon na lang yung idea sa limot. Diba? So sinasabi ko para may magpaalala sa akin na gawin ko yung episode na yun. May new published na song title is Astronomy. Sino kumanta nun? Alexander. Ah, Conan Gray. Okay. Conan Gray. So yun guys, tapos na yung episode natin. Dumadaldal na lang ako. Gusto lang makipagkwentuhan sa inyo. Pero yun, kung magdi-dinner na kayo, sana masarap ulam nyo guys. Eat well. Stay safe palagi guys. Para marami pa tayong maabutang astronomical events. Ayan. Sino matutulog na? Ayo nga no, 10:30 na pala, so baka tapos na kayo mag-dinner. Baka matutulog na pala kayo. Good night pala guys. Ayo, good night. sige, ayan, sure na ako may dalawang manonood na si Ive at si Andrea. Abangan niyo 'yon, guys. May mga nakahanda na akong ideas actually. Ang dami rin kasing reference ni Taylor Swift sa stars, sa moon, sa comets, di ba? Saturn. Yun yung ilan sa mga ideas. Okay. So yan, hindi ko talaga alam kung paano i-end to. So I guess, sabihin ko na lang, tapos na. No? Paano ba mag-end ng live, guys? So yan, salamat ulit sa pakikinig at see you sa next episode. Abangan nyo na lang yung live ko. I guess siguro ilagay niyo yung yung notification, yung gawin niyo yung ma-notify kayo every time I go live, no, para masimulan niyo next time. Well, kung hindi na simulan, may replay naman, no, pero iba pa rin pag nasimulan mo yung live mismo. So yan, salamat sa pakikinig guys. Na-appreciate ko na kahit biglaan lang to, may 18 maximum na nanonood, tas may 9 na nag-stay kahit dumadaldal ako ng kahit anong mga stuff. Okay? Thank you sa inyo. At ayun, hopefully masarap yung ulam nyo kanina at ulam nyo araw-araw, and hopefully marami pa tayong astronomical events na makita. Kaya stay safe guys, keep looking up and clear skies. Good night guys, good night. Thank you. Bye. Ito, end ko pala. Ito talaga guys. Si Justin din pala. Count me in. Ayan. Good night guys. Stay safe. Keep looking up and clear skies ulit.